Shout out natin si Kuya Noel sa Gabaldon. Ayun. Kumusta na po kayo? Ay pa sila kayo. Sino man. Oh, wala lang din po natin eh. Kapan nila pagpitas eh. Sige pa tayo dito tayo po sa to. Nag-deliver ka maaga? Opo, galing po ako ng Bulacan sa may barangay ko. Ulo. May mga kaibigan mo, may minang sa San Miguel. San Miguel. Oh, Mga civilian, Gatalyan. Ah, Gatalyan. Eh, senador pa yun eh, si Gatalyan eh. Kamusta naman po yung farm po nyo doon? Nagsisimula po. Okay, maganda naman po siya. Mayroon ako ng unang tanim. Tanim. Yeah. Nung hindi pa kasi ako nanonood nung anong vlog po natin ano po. Nagtingin na ako na ano nang ano may mga tamang papa kasi nag-alaga. Mag-isang taon na wala pang ano eh. Ah, yung wala, ano yung vlog nakita niyo po yung vlog ko po. Oo, yun inisa-isa ko na yun. Ah, ayun. Kaya dire-diretso na. Tapos buti na may contact. Bali, pero, ilang puno po yung una niyong tanim? 150 yun eh. 150? Pero marami na doon, sablay na eh. Ah, sablay iba doon, mga namatay iba. Tulad nung may iba, hindi. Tinubuan nung... Ah, yung kalamandarin. Kalamandarin. Hindi niyo po naalis. Napapansin ko, ba't itong nasa taas, ang laki ng dahon, itong nasa baba, maliliit. Maliliit, opo. Tapos, tinignan ko yung ngayon, dapat pala pinuputo. Eh, malaki na, gaganan na yung... Mas nalakihan pa niya yung kalamansi. Oo, yung nasa baba, maliliit, hindi na maka... Ano, sabi ko sa bubla ito. Eh, buti at least po, napanood nyo po yung ating vlog. Oo nga, pala, nung sa una pala, binabantayan na yun. Opo, abantayan mo na yun, puputulin nyo na siya. Kaya pagka bata pa lang, pwede nyo po siyang siklatin. Eh, matataas eh, ang kakapalin, sabi ko, parang hindi ka laman siya. 8 years siya bago magbunga yun. At tapos ang bunga niya, yung kit-kit na maasim na, doon kinukuha po yung pinaka rootstock ng kalamansi. Yung patutubuin nila yun, pagkatapos ng 3 to 4 months, saka nila po i-grafted yung kalamansing sanga. Pero nung nakita ko nga agad, yung madali ako, sabi ko, kaya tanggalin pala ito. Yung mga pwedeng tanggalin, tinanggal ko na. Opo, kasi ang mangyayari doon, matatalo niya kalamansi ninyo. Ganun nga, matatalo nga, maliit. Mas una siyang tatayo pagkatapos, kakainin niya po yung nutrients ng abonong ilalagay niyo. Siya ang unang kakain. Yung kalamansi medyo maiiwan. Kaya sabi ko, kaya reset. Oo, ganun. Pero at least yung bata pa naman, ma-re-recover po yung one ninyo. Gano'n po kalawak po yung inyong farm doon sa Gabaldon? Yung buong 7 hectare. No, kumbaga bungad pa lang po yung nalalagyan ninyo. Kung saan meron yung tubig. Kung saan may malapit na tubig. Oo, mas maganda siguro yun. Siguro mga 4 hectare, hindi pa develop. Oo po. Asan bang parte yun sa Gabaldon? Sa Bugnan. Ah, Bugnan, nadadaanan, ano? Papasok. Papasok siya. Papasok ka, kasi papunta ng munisipyo, dire-diretso lang papunta ng Dinggalan. Meron ka pagkakanaanan sa Tagumpay, Bagong Sika. Kasi meron ako doon na kuwan sa may Kamatsili. Malayo yun, di ba, yung Kamatsili? Medyo, mukhang magkalayo, pero magkalapit. Dahil alas magkalapit lang din siya. Ilog lang ang pagitan. Kasi mayroong ginagawang tuloy doon kung ilang beses yata ang ginagawa dahil nasisira pa rin ang bahay. Maganda rin yung mga lupa dyan. Kasi nakikita ko. Pero yun sa akin kasi, bandang burol. Sliding, burol. Oo. At least po yun, hindi siya pinamamahay ng tubig. Hindi. Maganda yung kwento. Pababa siya na gano'n. Tapos doon kayo kukuha ng tubig sa may ilog. Hindi, meron sa sarili. Meron naman doon sa sarili doon sa lugar nyo. Meron akong dalawang... Una pump. Pump. Ayun. Deep water. Well. Deep well. Kasi yun po kasi ang buhay ng kalamansi, yung patubig. Pag wala po kasi yan, hindi tayo nagre-recommend na magtanim dahil masisira lang ang tuwa noong ating subscriber. Yung unang ano, ano pa sa tubig noon? Hirap pa kayo sa tubig noon. Buti nakasurvive yung kalamansi eh. Medyo madilaw lang. Nakatawid sa ulan eh. Oo. Ang ginawa ko kasi, di pa ganun, sabi ko sa tawa ko, i-cut mo yung para esterses. Oo. Para yung hagdan-hagdan, yung tubig. Tubig. Totoo po yun, para meron siyang harang. Naghagdan-hagdan na ngayon. Oo. So, yun. Kasi nung una, nakikita ko, kahit umuulan, ganun yung luwa. Tuyo. Lalo pagkagalingan sa amer. Opo. Tuyo. Tsaka makuha yun. Mabilis matuyo ka naman kasi pagka malinit. Sa lugar na yan.
Eh kung mas mapunta po tayo doon sa lugar ninyo, doon sa Megabal doon, di ba maraming sibuyas doon? Ano ba, lugi? Nag-iiyakan ba mga magsisibuyas ngayon? Ay, hindi pa. Hindi pa naman hinaharvest. Hindi pa hinaharvest, maka March, April. March and April. Kaya lang mababa ang presyo ng sibuyas ngayon. Medyo mataas. Ah, tumataas na ngayon? Oo, sa 120, 140. Ah, umaangat-angat na. Oh. Hindi naman po nadali. Hindi pa kasi, hindi pa nag-harvest. Pagka nag-harvest yan, ayun, doon palang medyo bababa. Kasi lahat sila mabusong magbenta. Ayun, yun ang magiging kondol. Kasi karamihan sa gabal doon, sibuyas ang nakikita Chimuyas, ko. Chimuyas, Meron nakikita kong ilang puno dyan na kanamas eh, pero mga ilan-ilan lang. Yung pinagkukuhanan ko ng fertilizer kila Konsyal, dati nung roo pang kalamansi yun. Nasinahinto na lang siya. Naingganyo sa ano, kasi sabi niya, mas malaki raw ang kita sa sibuyas. Sa sibuyas, kaya sinibuyasan niya. Eh, lahat na silang sisibuyas, wala lang. Yun lang. Opo. Siguro, kung konti lang kayo nagsisibuyas, maaari. Eh, so, palingit ko talaga pag tumingin, paikot 360, opo. Puro sibuyas. Puro sibuyas nga po talaga tanim niya. Except yung sa akin na may mga manggahan. Tapos may party na in open. Yun yung tinaniman po ninyo na kalaman. Si... Meron pa. Yung pinakita ko sa'yo, sa Luiso yun eh. Apo, sa Luiso yun naman siya. Na rice terraces, ginagawa kong sa palay. Kasalang palayan. Kaso, isang beses na sa isang taon. Sa hudulan lang ang mukha niya, tubig. Ganun lang. Maganda din sa lugar po na yan, sa parte ng Gabal doon. Maluwang po yung area niya. Tsaka ko ah, parang sakop yata niya ng ibang parte ng BRRT doon sa may daanan doon. Sa kabila. Oo, sa kabila na siya. Kaya yun ang kwento. Pero wala pang daan talaga. Oo, wala pa. Ano yung mga nagmumotor. Nagmumotor. Pero ginagawa pa nga tayo yung mga daanan doon, yung labasan. Yun ang kailangan ma-develop dito yung eastern side. Ayaw po. Pag yun ang na-develop niya, maraming magiging tourist spot niya sa inyo na yan. Sa Gabal doon. Kasi maraming mga poles yun yata natutuklasan eh. Sa lugar niya. Yung sa tinggalan nga eh, hindi ka yung fishing industry, hindi natin develop. Ay, hindi po. Hindi ka tulang dyan. Mag-iisa lang sila eh. Kaya nga. Lagi tayo nasa West Philippines eh, sa kabila eh. Tsaka hindi, maganda po yung dagat nila dyan dahil malalim. Kaya po pwedeng daungan niya ng barko. Noon yata, yan ang plano dyan, maging daungan eh. Oh, eh kaya lang, nung nakuha niyata si Pangulong Estrada, nawala na yung kuna yan. Gagawin sana ang pier sana yung tinggalan. Pier, tapos market. Oo, panto market. Pala, yun ang pag naiba presidente, may iba na rin ang plano. Yan nga eh. Kahit sinong presidente, sa 6 taon, wala kang magagawa eh. Oo po, yan nakuha na nyo. Kasi nangyayari noon, gagawin mo ngayon, nakapasa ka lahat eh. Oo, tapos na yung term. Totoo yun, kasi ilan lang ang term mo, isang kwal lang, 6 na taon eh. Tapos wala ka masyadong magagawa na sa kwal, sa 6 na taon. Pero ako na po yun, mayroon na kayo pasalubong na pataba dyan. Apo, pasalubong po ninyo, kas bago yung pupunta tanim. Kay Marvin. Pwede sa palay yan po, pwede sa kung ano man yan. Sa gulay, maganda yung organic natin. Sa papaya? Sa papaya, pwede rin yan. Basta ano mang gulay, fruit trees, lahat yan. Kaya nga sabi nga ni Sir Marvin, ano ba ikaw tanim mo? Mais, tatapatan ka ng pataba ng gagawin niya. Sitaw, tatapatan niya. Yun ang kagandaan sa kanya. Tinitimplan niya yung mismong kursonada ng gulay. Pagkalamansi, ibibigay sa iyo para sa kalamansi. Kaya yun ang kagandaan. Yun ang kailangan dapat na supportahan. Kasi inventor natin. Kaya yun ang the best na kuha natin. Bibili ka ng mga commercial na pataba. Ang naging epekto sa halaman mo, pati lupa, sinisira. Ay, doon ka na sa organic. Hindi ka sama mga bahay, ano? Apo. Ano na ka nakasama yung mga... Nakasama yung asawa po. Sinasama siya. Sinasama pa mo eh. Tsaka kasi hindi ka... Natuwa sila. Dahil sinama doon. Nakita na eh kasi may namimitas. Namitas sila. May enjoy kasi nila yun pagkakawa noon. Yung hitik na... Yung maraming bunga. May tuwa sila doon. Eh sa amin yung kalamansi, ilan-ilan lang. Ay dadami rin po bunga niyan. Pagka po doon sa kuha natin na ito. Mabilis yan, yung kuha po natin na ito. Pagka mga dalawang tatlong taon. Yan po, mga 1 year mahigit lang naman yan. Siyempre sa umpisa, palalaki muna natin po yung sanga, yung puno. Pero habang tumatagal yan, meron na kayo nakukuha pa ilan-ilan nyo dyan. Yung nauna kong nakuha, tumataas siya kasi ganyan nga. Paano ba pa
Okay lang po yun. Ayan, yun lang po siya. Ang magkocontrol po kasi dyan para hindi po siya tumayog din ng mataas na mataas, yung pong bulaklak at bunga. Kaya pagka mayroong bunga ang kalamansi tsaka bulaklak, kaya nyo lang siya tumuloy. Iba naman po kasi dyan, malalaglag, iba naman doon magtutuloy. Yun ang challenge sa ano ko sa malakas ang hangin. Mm-hmm. Kasi sa burol siya. Ay yan naman po, kahit malakas ang hangin, okay lang naman yan. Eh yung bulaklak? Pagka, pag bulaklak, walang problema, hindi naman siya matatagtag na yung malalagas. Ah. Mula, so, hindi. Matibay po ang kapit ng bulaklak niya. Malibo na lamang kung ang kalamansi mo eh tuyot sa tubig, ay madali malaglag ang bulaklak. Yo kasi, pero pag yan ay maganda ang tubig tsaka yung alaga, ay makapit ang bulaklak ng kalamansi. Mm-hmm. Tsaka yung organic na inilalagay ninyo pampakapit yun. Yan ang kagandahan niya kasi mas lalong umiinam ang pagpa-farming natin pagka alam mo yung patabang ilalagay mo. Yung ano nga, nung bumili ako ng isang linggo, mm-hmm, kailan ba ako galing dito? Ano, nakaraan linggo po yata yun, ano po? Ngayon yung sa sinabi ko na medyo mga nasira, may mga namulaklak na. Ah, yan po. Ano namulaklak yung maliliit. Ayun, maliliit. Oo, yan yun lang yan, yung pagbubulaklak niya. Iba kasi na under recovery pa yung iba yung mga puno. Kasi iba, pag alam mo, medyo nanilaw, tsaka matagal-tagal siyang hindi masyado nakatikim ang talagang alaga, maninibago yun. Yung po kasing abono po natin na ginagamit, ang nire-recover niya, yung lupa. Kumbaga yun ang pinalalakas niya. Hindi naman yung halaman ang palalakasin niya. Ang kailangan kasi dyan, dapat lumakas ang lupa para lumakas yung halaman. May nakukuha ang nutrients yung halaman natin. Yung nangyayari kasi nating abono ngayon, na synthetic, ang pinalalakas yung halaman, ang pinahihina yung pinanggagalingan. Baliktad. Dapat palakasin mo dapat yung pinanggagalingan. Kaysa doon sa halaman mismo. Kaya tinan mo, pagka wala kang abonong ilalagay nung kagaya ng mga synthetic na yun, hindi ka aani. Hindi kagaya ng pagka yung lupa malakas mo, hindi ka laki na laki ng pataba. Kasi pagka nagtanim ka, yung halaman mo magiging maganda. Isayin pa rin, nandun pa rin yung kanyang sustansya. Yun yung kagandahan. Kaya nga pagka nalaman ng mga commercial na abono ito, sigurado, dire-reklamo yung... Dahil na-apekto sila doon. Hindi, malaki dapat po. Pa, ano, iparehistro niya ito. Palagyan niya ng pangalan. Hindi naman po siya kinukwanto sa kawan eh. Sa doon po kasi sa public, pag nireason mo sa government, hindi siya ini-issuehan kasi kailangan magdaan daw sa machine, sa makinarya, yung kanyang patabang ilalagay. Eh pagka yan ay dumaan na doon po sa machine na lulutuin, mamatay po yung microorganism. Yung microorganism, yun ngayon po yung nagpapalakas at nagpapatibay sa lupa. Kaya hindi siya papasa doon sa tinatawag nila na kawa, doon sa synthetic. Kasi meron talagang kuha ng organic. Eh meron naman siyang lisensya sa organic fertilizer. Kaya lang naman ano magiging problema doon. So hindi nasasakot ng synthetic FA yung... Opo, hindi niya. Kasi pagka sinako pa ng kuha niyan, mamamatay ang lahat ng microorganism. Kaya mayroong nakakakuha ng lisensyang gano'n, dumadaan sa machine. Magagaan sa gobyerno yung machine. Eh pagka dumaan na po sa machine yan, lulutuin na, wala na yung microorganism na nilagay mo. De, magiging synthetic na lang din ang labas niyan. Ganun yun. Eh nakabukod po yung kanila, yung organic at synthetic, doon sa pagkuha ng lisensya. Kaya yung sa kanya, nakahanay siya doon sa organic fertilizer. Kaya okay naman ng kuwan nun. Walang problema. Okay po, baka mayroon pa kayo ibang mga katanungan. Habang lang naman tayo. Isa po pala sa mga inanatunan ko sa ano, yung district sa araw. Kasi may mga manggahan sa akin. Ano eh. Apo. So, ang ginawa ko sa ano, hindi ko na nanghinayang ilipat eh. Mm. Sabi ko, bahala na kayo mabuhay yan. Sabi sabihin, meron kayo nailagay na puno. Oo, na, eh, kasi sinabi ko doon sa magtatanim eh. Lagay nyo ng gano'n, nang nakita, Eh, mamumulaklak din naman yun. Oo, pero... Kaya lang, hindi lang siya gano'ng karami, kagaya na talagang bilat sa araw. Pero gano'n pa man, siguro mas maganda kung ako po ang magsasuggest sa inyo, magtira na lang kayo ng mangga ninyong para sa inyo. Ang mangga, hindi po masyadong kwan sa atin ngayon. I-commercial yung aking mangga. Opo. Ano po ba yun? Ini-spray po ba siya? Oo. Ini-spray. Ma-apekto po ba yung ano doon? Hindi naman ibig sabihin, yung kasing mangga once a year. Oh. Tapos, pag nadali pa ng mga insekto, tapos, may porsyento ka pa ng nagbomba,
Lugi pa kayo eh. Ang bakit? Eh 30, 70 eh. 70 siya nagbomba, 30 siya iyo. Nasaan ang justice? Hindi, wala. Ako lahat. Sa'yo naman ang lahat. Oh, yun, gano'n. Pero kamusta naman ba? Napapagtutuloy ba bunga? Pag napagtutuloy ang bunga, okay. Ang mayarap lang kasi... May nakukuha sa Yara eh. Meron mga... Pero minsan, syempre, ang technician ng Yara eh... Ay, opo. Kasi kasama na lang yun. Sa produkto nila yun eh. Opo. Minsan yung naisip ko. O, lagyan mo ng bore truck. Na Yara, Mila bore truck. Hindi naman po kasi ang pataba ay nakukuha sa pamahalan eh. Kasi akala na iba, pag mahal yung pataba, eh mabisa. Tinitingnan na dapat yan, yung klase ng lupang lalagyan mo. Mamalay mo, baka yung lupa pala na yan, konting abono lang ang kailangan mo yun. Ba't kailangan mo bilhin mo ng mahal? At napamahal ka pa. At yung mga yun, nakikita mo sa puno, di ba? Oo po. Papakita niya, pagka mo nanilaw, kulang sa ganyan. Oo po, totoo yun. Eh isipin mo. Yung bibili ka ng mahal na abono, pagkatapos hindi mo makikita yung epekto sa laman mo, hindi nangyari, ang kumita, yung ating supply, yung farmers ang nagsuffer. Dapat doon, gumanday halaman. Hindi ba alam medyo mahal? Kung gaganday halaman, ay kung hindi naging ganun na itsura, sabihin, hindi hihiyang yung abono yun. Misa ang kadalasan sa ating mga Pilipino, kung alin yung nakasanayan mo na ayaw nang baguhin. Hindi ka na umaano sa pataba na yun, bakit yung palagi mong ginagamit? Dapat, pag nakita mong hindi pala kapit o hiyang doon sa alaga mong palay o kalamansi, eh, ang nangyayari, nagpapadahol lang, wala namang nagiging bunga, ibahin mo yung pataba. Ganun yun. Eh, ang kagandahan naman po yung ating abono ginagamit, kumpleto yan. Eh, sip mo, saka nakakitang pataba, eh, merong probiotics. Eh, ang iniinom lang natin na probiotics, eh, yung... Sa yung maliit lang po, no, po, yun lang kung ano, eh, ang halang pala, kailangan din pala niya. Yan po kasi ang naguutos niya para kainin po yung abono natin na nilalagay. Kaya yung mga dating abonong hindi niya nakakain, yun ngayon nakakain. Hindi ba yung mga nagaan na organic na fertilizer? Binubulok lang naman nila yung mga... Ayan po, iba po kasi... Para maaning organism. Iba po kasi yung mga binubulok natin kasi yon taon ang binibilang bago siya makita doon sa halaman. Hindi kagaya ba niya sa atin, talaga sumasabay siya sa synthetic, yung gusal niya. Tsaka puro mga minerals yung mga gamit natin. Pero naloob pa rin na ano yun, di ba yung... Minaminix ko sa... Opo, inilalagyan din natin siya. Opo, noong sulfate, 2100. Pero nitrogen lang yon. Kasi meron kasi siyang sangkap na mabilis siya pang magpabulaklak. Tapos, yon pag yun ay binilad mo sa araw, agad din siya nalulusaw. Yung hindi natin ginagamit, yung kagaya, limbawa, ng triple 14, na talaga may halo pang semento yung talagang kwenya, talaga pinatitigas ang bukid mo, ang lupa mo. Ganun po, yun ang kwenya. Minsan nga, pag nilagay ako nun, ah, hindi po siya. Hindi siya nalulusaw karaka-raka. Matagal nyo bago siya matunaw. Di ba kagaya po noong ating ginagamit, ay talagang kung pwede mong madurog sa kamay. Mga minerals siya na gagaling dito. Iniisip ko nga, pagka ganun mo, pwedeng durugin mo yun. Apo, diba, pwede siyang durugin, pwede rin siyang ganung granules. Kasi kaya naman, dati yan, durug yan, yung pataba ni Sir Marvin na yun. Kaya lang, ang reklamo po nung gumagamit, mausok. O kaya nakalalanghap nila. Kaya nag-request sila na maging granules. Kaya yung granules naman, yun ang naging okay naman na rin. Paghagis sa pataba, actually, kahit wala nang kahalo yung pataba natin, okay yun. Kaya naman natin, hinahaluan siya ng nitrogen para nun maging mabilis po ang pagkain ng kalamansi o anumang gulay yung lalagay na sabon. Sabi ang potassium, ano nagagawa nun? Ang potassium naman po, ang ginagawa naman niya ay nagpapalaki naman siya ng bunga tsaka rin ng, pati rin ng bulaklak. Papalabas din siya ng bulaklak. Ah, so yung 0-0 katulad ng potash, 0-0-16, papabulaklak lang. Opo, papabulaklak din yun. Tapos, isa rin din yan, yung ating pataba, nagpapakapit din yan ng bunga. Tapos, nandiyan na rin yung nagpapatigas po noong katawan, yung puno, tapos yung dahon. Yun, yung nakagandahan ng ating. Kumbaga halos kompleto na yung kung natin yung... Yung phosphorus. Ang phosphorus naman, yung K, di ba ba, yan naman yung para rin sa bunga din yun eh. So, yun din ang tungkulin niya. Ngayon, so, sa, yung kay Sir Marvin, meron siyang mga sangkap niyan, pero hindi na siya ganun karami. Kumbaga, meron siyang unti-unti. Kaya minsan bibili ka na, halimbawa, ng potas, nalagay mo ng potas, para yung palay, maging okay po yung kanyang paglaki. Maging dire-diretso. Pero hindi yan ang majority.
Ang nangyayari kasi sa atin, mabaw, mayroong ganun mga sangkap-sangkap na hindi nila alam kung ano yung combination. Mm-hmm. Hindi rin itinuturo rin sa atin ng DA yun kung ano bang combination ng ganito o ganito. Basta binigay si pataba, bahala kayo kung anong, paano yung gamit ang gagamitin ninyo. Kay Mr. Mabi, tinuturo niya isa-isa yun. Pati yung bilang ng pataba, pati kung ano ba itong 0060 na ito, ano ba itong 040, para saan yan, yun, tinuturo niya. Yun ang kagandaan mo. Pag binigay sa iyo yung pataba, tuturo siya para ng paglagay. Tapos kung ano yung makukuhang nutrients ng halaman mo. So, sa ganitong, ano, anong ito right po, direct mixture na po natin siya, wala na siyang mixture. Sa una natin pagtatanim dyan, pasalubong natin siya mga 2-3 kutsara sa ilalim ng hukay. Tapos, patungan nyo po siya ng lupa bago nyo itanim po yung punla. Pag napatungan na siguro, mga ganyan. Hindi nahamulan, nahaluan ng sulfate. Wala na po tayong sulfate na ilalagay. Direct na po natin siya na puro organic na ilalagay natin siya. And then, kasi nung kumuha ko sa kay Marvin, anak niya nagan sa akin, yan, dalawa saka isa, 2-1. O dati, pwede po yon. Pero pagka yung pasalubong natin yan, direct na siya. Wala na tayong ilalagay. Ngayon, pag halimbawa, nasa labas na siya, lalagay na tayo ng pataba sa labas, ganun na natin lalagyan siya ng sulfate. Pero pagka yung pasalubong, kuha na po siya yung pure organic na. Ngayon, kung gano'ng karami siya, is 2-1. Yun ang magiging kuha natin. Pero sabi nga Sir Marvin, maggagawa siya ng abono na hindi na pwede, hindi nahahaluan ng synthetic. Yun po yung maganda. Alam, kinukuha muna niya, inaaral-aral na muna niya yun. Pero the same pa rin, maghahalo pa rin po tayo dyan. Yung umpisa. Okay po. Yan po, yung ating bagong ka-farmers po, ka-trivia po sa Gabaldon, na sumubok po sa ating pong pagkakalamas, kaya tayo po ay sinadya para po alamin po yung kalagayan po nung kanyang kalamansi at kung paano po ang pag-aalaga. Nung siya po ay makapanood, ay latest na lang, na, pero meron na siyang tanim. Yun nga lang, meron iba po nakasurvive, meron iba naman po na hindi nakasurvive. Pero yun na nga, mas gaganda po ngayon dahil magkakaroon siya ngayon ng mga idea po sa paraan ng pag-aalaga. Shoutout natin po yung mga taga-Gabal doon. Salamat po. Okay, God bless. Medyo malayo-layo rin ang biyahe nyo dyan. Mga tuloy na rin po sila doon sa Gabaldon. Sige po. Ingat na lang. Message na lang. Sige po. Chat-chat na lang po tayo. Itatanim po nila doon sa kanilang bakanting lote sa Gabaldon. Sila pa lang po yung medyo marami-rami pong kalamansi. Sige po. Okay.